Ayan. So, mag-unbox muna tayo. Nabili ko sa Shopee. So, ayan. Sa China. Galing China. So, nasa 3963 nabili. So, ano yan? DC power bank. So, unbox muna natin yan. So, pang 3 days na kasi ngayon. Hindi ko pa siya na-unbox. Kailangan ko i-test para sa warranty. Para may return kung may problema. So, unbox natin. Buksan ko lang siya. So, yan. Open. Ayan, may free siyang ano. May iba lang yung adapter. Ayan, may free tayong adapter na isa. Dahil ang kanyang cable ay ang kanyang power cord ay ganito. So, maganda itong ganito. May fuse kasi ito eh. May sariling fuse. So, ayan. Ang ating power cord. Then, meron tayong alligator clip. Pang clip. Ayan, so, meron na tayong wire. So, yun lang yung kasama. So, buksan na natin. At ating i-check. So, yan siya. 20. So, ito lang yung medyo isayos na gusto kong ano, DC power bench. Meron siyang card. So, in-check naman siya. Meron din siyang manual. So, hindi ko pa siya nababasa yung manual. Ano bang klase ito? So, may in-check. Tapos may English din naman. Ayan. So, ayan siya. Ayan yung ano niya. So, may mga settings-settings siya. So, hindi ko pa yun alam kung paano gamitin. So, di ko pa natatry. Dahil yung aking existing ay ganitong style. Pero maganda to. Mabigat ito. Ito kasi ay hindi siya mabigat. Magaan lang siya. Ayan siya. Ayan ilalim. Serial number. So, plug na natin. Mitin natin itong kanyang wire. Baka hindi gumagana. Plug natin. 220 siya. Okay. Matigas pa. Ayan. Check. So, ayan. So, nabasa ko na to. Binasa ko siya. Binas ko yung video. So, ayun lang naman. So, may nakalagay dito yung ibig sabihin ng mga OBP, OCP, ganyan. So, overcurrent protection, over voltage protection, over power protection. So, ayun lang naman pala yung mga ibig sabihin ng mga yan. So, ayan. So, nagamit na yung manual. So, yung settings natin. So, dito lang. Halimbawa, gusto natin ay 1 volt lang. So, do-double 2 times lang natin siya pipindutin. Ang pagsiset lang yan. Halimbawa, ayan. Tapos, punta lang tayo dyan. Itong arrow, kung gusto natin baguhin. Gusto natin 2 volt. Ayan, pwede. Tapos, pindutin mo lang ulit siya ng 2 para maset siya. Ganun din, papunta dito. Settings kasi siya. Mode settings lang siya. Mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, hanggang 6. So, ibig sabihin, ito. So, ayan. Pwede natin siyang baguhin. Ayan, lipat natin sa 2. Ayan, 3. Tapos, ayan, dalang pindot lang. So, nasa 1 na siya. Ayan ba, gawin natin 2. Ayan. Tapos ka natin to. Ayan. Tapos. Okay na siya. Nakatuna. Ayan. Yan ang settings niya. Magpapalit. So, ang sinet ko siya sa. Ayan. Nasaan na ba ako?
Ayan, set natin sa 1 kasi kailangan ko ay 1. Ayan. So, naka 1 siya. 1 voltage. So, ayan man yung ginagamit natin, 1 voltage. So, yung wattage naman, pwede na naka, ano naman siya eh. 0.08. Pwede rin natin yung palitan. Halimbawa, gagamitin natin ay GPU voltage. So, 0.6 amps. So, palitan na lang natin yan pag gagamitin natin. So, ito lang naman yung pagbabae. Halimbawa, gusto natin ibaba. Yan, settings. Gusto natin siyang ibaba. Pindutin lang natin to. Lilipat na siya sa wattage. Tapos, yan. Yan. Gusto natin gawin 6. Pihitin lang natin yan. Tapos, gawin natin tong 0. Yan. Yan. So, nakano na siya. I-set na natin siya ng halimbawa, mag-i-eject tayo sa GPU voltage. So, minsan kasi, pwede natin itong babaan. Yan, yan. Itong wattage, okay lang yan. So, pwede natin siyang i-off. Overcurrent protection. Ito. Kung gusto natin, naka-auto, pwede rin. Yan. So, yun lang pala yung settings niya. Yung mode of settings. Tapos yung 2, pinata ko na 3, yung ginagamit ko. 3 volts. Tapos mode 3, 3.3. Yung mga limitan kong ginagamit. Para pipindutin ko na lang siya. Yan. Tapos on, 5 volts. Sa charger. Yan, matik na siya. Tapos kung yung mga ano, gusto ko yung 19 volts. Matik, naka 19 volts na siya. Yan, gusto pang charge sa mga laptop. Tapos next ko is 20. Nilagay ko, sinet ko na lang siya sa 20 volts. Itong M6. Ayan, para naman sa mga Lenovo laptop, 20 volts. So, yung ampere nyan, ayan, na 0.5. Pwede mo naman yung babaan eh. Pero, nakasinagad ko na siya para hindi na ako mag-adjust pagbababa. So, yun lang pala yung mga settings niya. Kung babasahin natin yung manual, so, yun lang yung functionalities niya. So, ngayon, titesting ko siya. Kailangan natin siya testing. Siyempre, ground. Sa natin siya. Ano lang naman, ito lang naman ginagamit ko dyan eh. Ang red. Sikit. Sikit pa siya. Bago pa kasi. Medyo nasikip lang siya guys. Ayan. Kasi bago pa eh. Tapos black. Po, sa 1 volts lang tayo. So, power on. Ayan siya. Pinag-short. So, 19 volts. Naku, kung pinutin. Ayan. Pag-shorted. So, ayan. Okay na siya. So, nag-warning siya dito sa CC. So, meron naman siyang manual eh. Ang kailangan talagang basahin. So, basahin lang siya. So, yan. Ito, hanggang dito na lang yung akin unboxing. At least gumagana siya. Working siya lahat. Na-test ko na yung mga ano niya, mode. Gumagana. Nagsisetting siya. Yan, gumagana. Nakapag-set na ako. 3 volts. 1 volt. Ang gumagana siya lahat. Rotator. Okay na siya. So, yan. Ito lang yung pre niya. Saka yung cord. Sa bagay, marami naman akong ganito na alligator clip. So, pang testing natin. Yan, okay na siya. Wala akong mapag-testingan ngayon na laptop. Meron pala dito. Try natin sa laptop.
Pakita ko sa inyo para naman makita nyo. Ayan. So, ito yung pagtitestingan natin. Susit lang natin sa 19 volts. Bang 19 natin ito. Sit natin 19. So, walang battery yung aking ano, walang battery yung aking laptop. Ayan. Sit natin. So, on natin. Power on natin yung laptop. Power on. Iba yata ang ating. Iba nga. Kailangan kong palitan ng ating. Kailangan natin ng adapter. Ito yata ang adapter na ito. Ano bang adapter natin? Test nga natin kung may pasok. So ayan guys, naset ko na siya. Sumalog lang pala yung connector. So wala tayong battery ginagamit para sa laptop. So direct po yan. Ito yan yung wire natin. Ito siya guys. So ayan, yung buong wire nagamit natin sa laptop. So ayan, so direct siya, 19 volts. So ayan, maluwag lang pala siya dito. So okay na siya, magana. Okay ang ating nabili, working. So hindi na masama sa settings. Ayan, okay, nagbukas yung laptop. So wala tayong baterya. Ayan, nakarekta yan. Ito yung ating wiring. Ayan. Okay siya. So, okay na yung ating nabili. Wala siyang brand. Basta ang nakalagay lang dito is DC power bench, DC power supply. 30P305P. So, yun yung kanyang modelo. So, okay naman siya. Working, gumagana. Hindi na mamatay ang laptop. Ayan. So, magagamit na natin yan sa ating mga video, sa ating mga vlog. Ang ating DC bench na yan. So, kailangan natin yan kasi minsan, kailangan ko dalawa yung pag-inject ko. Ito, saka ito gamitin natin. Kailangan ko siya binili. So, next natin bibilin is hot air naman na tig-7,000. Kasi, ni hot air tayo, hindi niya kaya yung mga GPU chips na matitigas. Suko siya kahit nakapul. Yan. So, kailangan next natin ay ang ating next nating bibilin ay ang ating hot air. 37,000 yung aking nakita na maganda-ganda. 1,000 watts. So, yan. Hanggang dito na ng ating pag-unboxing ng aking tools na gagamitin sa pang-repair. So, salamat po sa inyong pananood. I hope kung nagnais kayong bumili ng DC bench is ngayon lang yung pinakamura kasi na nakita ko. Pinakamura na nakaano siya. Yung may mga mode of settings na power supply. Yung 3,000 plus. So, mas nagustuhan ko ito kasi nirepair siya sa atin ng isang technician din. So, okay daw siya, maganda. Meron kasi isa yung Sunshine Tools. Medyo sa 4,000 lang siya. So, mas gusto niya daw itong gamitin. So, yun. Siyempre, dahil recommend ng kapwa technician. So, tinry natin. Ayan. So, malaking bagay na yan. Makatulong yan sa ating pagre-repair. Okay? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. See you on the next video. Bye-bye.